I love, of course, yung mga mayors natin sa baba. Mga kapwa ko kabataan, matanda lang ako sa inyo. Pero bata pa ako. Dalawang kami. Hindi ka man. Reforma, pagbabago, change. Magkaibang salita ko, pero pareho lang ang ibig sabihin. Marami sa atin, gusto natin ng pagbabago, pero hindi mo alam kung gusto ba natin tumilos upang magkaroon ng pagbabago. Sabi nga ni Attendee Manlaw, kanina ko, sabi niya, ang pakikibaka raw ng Bangsa Moro ay sinimulan ng kabataan. 45 years ago, mula nung nangyari ang Danila Massacre, noong March 18 po, sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang pagkakamali at humihingi ng apologiya sa mamamayang Moro. Sa kauna-unahang pagkakataon din, idineklara sa kauna-unahang pagkakataon din na merong pangulo ng ating bansa. Siya mismo ang pumunta at nag-apologiya sa mamamayang Moro at idineklara ang Zabi na Massacre site bilang National Historical Site. Sa gitna ng mga krisis ko na kinakaharap natin ngayon, tandaan nyo nung nagmula ang Zabiga dahil sa isyu ng Sabarin. Ngayon ho, kinakaharap natin ang isyu ng Sabarin. So, ibig sabihin, after 45 years, ang kaibahan nun, ang kaibahan nun after ng Zabiga Massacre, taan kabataan na pumunta ng Malaysia sa pamumuno ni Abulcair Alonso at Timor Miswari at ilan pa. Noong March 19, tinulungan sila ng Malaysian government upang ilunsan ang isang pakikibaka laban sa pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang to. Bakit nagkaroon ng peace agreement at yan din ang dahilan kung bakit merong nangyari ngayon. Pangalawa, ang kaibahan ng Zabiga Massacre, pati yung current crisis natin, noon katampi natin ang Malaysia laban sa pamahalaan. And in fact, yung trading camp ay mismo sa Jampera ay part ng Sabah at sinusuportan ng Malaysian government. Ngayon, merong crisis na kinakarap. Nais ko lang banggitin ito. Kasi alam nyo, ang isang mahusay at matalinong kabataan daw ay ang kabataan na alam niya ang nangyayari at well-informed yung kabataan, hindi lang sunod-sunod kung ano yung uso. Marami sa atin, halimbawa kayo na sa social network kayo, sigurado ako, 99% dito sa inyo ay Facebook kayo. At sigurado ako na mo-monitor kayo sa social network. At tinitingnan nyo, pero ang akin lang o pakiusap natin lahat. Ang isang maganda o sa kabataan ngayon ay dapat alamin muna natin ang kwento bago tayo sasatay kung ano yung mga pinagkukwentuhan. Kung ang mga kwento bang ito ay makakabuti sa ating komunidad at makakabuti sa bansa noon. Yun yung dapat na mga kwento na dapat natin sasakyan even sa social network. Pangalawa, andito rin kami ngayon, hindi lamang simpleng makikita sa inyo. Dahil nais nyo ng pagbabago. Kung ang sa inyo ay change, ang sa amin naman o ay reforma. Pero ang change at reforma ay walang pinakiba. Ang pinakaiba lang ng change at reforma, ibig sabihin ang reform at change ay spending lang ang pinakaiba. Pag sa Tagalog mo, ang reform ay reforma, ang change ay pagbabago. Lahat po yan ay pareho. Even sa word ko ano, meron na akong babanggitin. Kasi nainggan na ako sa word ay ang the change. Even sa Holy Quran, binabanggit ko, sinasabi niya, Allah la yugayiru ma bi kaunin, hatta la yugayiru ma bi anfusihim. Alam ko, alam nyo, God will not change the condition, hindi po babaguhin ng Allah ang kalagayan natin. O anumang nais natin baguhin kung tayo mismo ay hindi handang magbago at hindi handang kumilos para sa pagbabago.
college ako o second year college. Una, dahil sa kahirapan, at pangalawa, dahil naging masaya ako sa ating advokasya sa pagseservisyo, sa pag-organisa ng kabataan Moro ng mga panahon yun sa Metro Manila. Ako ay ito taksiyon. Si Sam, si Penny, isa yan sa mga produkto ng ating pagiging aktivista. Ako ho ang kanilang organizer, hindi ko tinatanggap.